ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Magandang tanghali, Pilipinas. Ngayon ay Martes, Agosto 6, 2019. Ito ang Agila Balita. Sa bayan din tayo napapakinggan sa Radyo Agila DZEZ 1062 Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Stations sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Ken Messina. At ako naman si Mario Choa. Sa ulo ng mga balita, Bagyong Hana lumakas pa at isa ng severe tropical storm. Inflation rate noong Hulyo bumagal pa ayon sa Philippine Statistics Authority. Malacañang dedesisyonan sa susunod na 2 linggo ang panukalang muling paggamit sa Dengvaxia. Department of Labor and Employment pinag-aaralan ang deployment ban sa Hong Kong. Visa requirements sa mga Chinese sa papasok sa Pilipinas, aprobado na ni Pangulong Duterte. Filipino-American male bomber hinatulang makulong ng 20 taon sa Amerika. Sa detalye ng balita, halos hindi kumikilos ang tropical storm Hana na huling namataan ng pag-asa sa layong 815 kilometers east ng Calayan, Cagayan. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 85 kilometers per hour at pabugsong aabot sa 105 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, sa susunod na 24 oras, ang bagyong Hana ay lalakas pa at magiging isang severe tropical storm. Bago tuluyang lumabas ng bansa sa Biyernes, ay maaaring umabot pa ito ng typhoon category. Isa namang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng pag-asa sa silangang bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, mababa naman ang tsansa na pumasok ito sa bansa. May binabantayan ding LPA ang pag-asa na nasa kanlurang bahagi ng bansa. Hindi naman inaasahang magiging bagyo ang nasabing LPA. Ang habagat na patuloy na hinahatak ng bagyong Hana ang naghahatid ng mga pag-ulan sa bansa. Ayon sa pag-asa, uulanin ngayong araw ang western section ng Luzon at western Visayas nang dahil sa habagat. Ang Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng Luzon ay makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa sandaling makalabas ng bansa ang bagyong Hana, sinabi ng pag-asa na patuloy nitong hahatakin ng habagat at makapagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Aabot sa 8,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha na naranasan sa Bataan dahil sa walang humpay na pag-ulan. Batay sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, apektado ang 7 bayan sa naturang lalawigan kung saan umabot pa sa 5 talampakan ang naranasang tubig baha. Sa ngayon, gumawa na naman ng temporary bridge ang mga otoridad upang may magamit ang publiko matapos masira ang tulay sa Sibakan River sa Balangas City. Sinuspindin ng Maritime Industry Authority o ng Marina ang operasyon na lahat ng pampasaherong motor bangka sa ruta ng Iloilo-Guimaras kasunod ng paglubog ng 3 bangka noong Sabado na ikinamatay ng hindi bababa sa 30 katao. Ang hakbang ng Marina ay kasabay ng pagsisimula ng investigasyon sa insidente. Habang inimbestigahan ay susuriin ang ahensya kung kinonsidera ba ang pinakahuling lagay ng panahon at kaukulang kalagayan ng kaligtasan sa pagbiyahe ng 3 sasakyang pandagat. Makikipag-ugnayan ang Regional Office ng Marina sa Iloilo City sa Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority at lokal na pamahalaan kaugnay ng trahedya. Una rito ay inutusan ng ahensya ang 2 ro-ro vessels sa pinangyarihan ng insidente na dalasan ang biyahe para o dalasan ang biyahe para tugunan ang pangangailangan ng mga pasahero. Nadagdagan ng halos 1 metro ang water level ng Angat Dam sa nakalipas na 24 na oras.
Sinabi ng PAGASA Hydrology Division na hanggang kaninang alas 6 ng umaga, nasa 169.26 meters na ang water level ng Angat Dam. Nadagdagan din ang water level ng Lamesa Dam at nasa 75.58 meters ngayon. Nabawasan naman ang Ipo Dam na ngayon ay nasa 100.74 meters at nabawasan din ang water level ng Binga at Caliraya Dam. Ang iba pang dam sa Luzon ay pawang nadagdagan ng water level. Nianig ng magnitude 3.5 na lindol ang Batanes. Ayon sa FEVOX, naitala ang pagyanig sa 14 kilometers northeast ng bayan ng Itbayat kaninang alas 2:34 ng umaga at may lalim na 18 kilometers. Ang pagyanig ay aftershocks ng malalakas na lindol na yumanig sa Batanes noong July 27, 2019. Samantala, nianig naman ang magnitude 3.0 na lindol ang Surigao del Sur. Naitala ang pagyanig sa 2 kilometers northwest ng bayan ng Carmen kaninang alas 2:53 ng umaga at may lalim na 136 kilometers. Tectonic ang origin ng dalawang pagyanig. Wala namang naitalang pagkasira sa mga ari-arian, intensities at aftershocks. Pinag-aaralan ng Department of Health ang pagdeklara ng national epidemic status dahil sa patuloy na pagtaas ng dengue cases sa bansa. Sa pulong ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga lokal na opisyal ng Cavite, pinalutang ang posibilidad ng pagdeklara ng national epidemic status. Layo nitong mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng sakit kung saan marami sa mga rehiyon ay lumampa sa epidemic threshold at ilan sa mga lalawigan at bayan ay nagdeklara na ng state of calamity. Pero ayon kay Duque, kailangan muna itong pagpulungan kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at ng Office of Civil Defense o OCD. Magugunitang noong July 15, nagdeklara ng National Dengue Alert ang DOH. Sa pinakahuling tala ng DOH Epidemiology Bureau, mula January 1 hanggang July 20 ay umabot na sa 146,062 ang kaso ng dengue sa bansa. Lumagpas na sa epidemic threshold ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soxargen at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Posibleng maglabas na ng desisyon ang Malacañang sa susunod na 2 linggo kung papayagang magamit muli ang Dengvaxia. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, marami pang dapat pag-usapan tulad ng kulang sa pribadong sektor lamang ito papayagang ipagamit tulad ng ginawa ng Thailand, Indonesia at Singapore. Dapat rin anyang magkaroon ng consensus building sa pagitan ng mga pabor at kontra na kapwa nagmamatigas sa kani-kanilang posisyon sa issue. Sa ngayon, sinabi ni Duque na halos 150,000 na ang naapektuhan ng dengue o doble sa mahigit 70,000 na mga kasong naitala noong nakaraang taon. Aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 4.1 trillion pesos na 2020 national budget. Ang pag-aproba ay naganap sa 40th cabinet meeting sa Malacañang Lunes ng gabi. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, lusot na sa Pangulo at sa kanyang gabinete ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ang sektor ng edukasyon ang tatanggap ng pinakamalaking pondo, sunod ang public works, transportasyon at kalusugan. Paliwanag ng kalihim, tutugunan ng panukalang national budget ang pangangailangan ng taong bayan, kabilang ang basic services, infrastruktura, ekonomiya, edukasyon at paglaban sa kahirapan, korupsyon at iba pa. Tiniyak ng Malacañang na maayos na gagastusin ng pondo at mararamdaman ito ng publiko. The 2020 proposed national budget na nakakahalaga ng 4.1 trillion pesos isusumiti ng Malacañang sa Kongreso bago ang deadline sa August 21. Ang detalye kay Eagle News reporter Vic Suminta. Nakatakdang isumite ng Malacañang sa Kongreso bago ang August 21 deadline ng 2020 proposed national budget na nagkakahalaga ng 4.1 trillion piso.
Ito'y matapos pagtibayin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pambansang pondo sa pinakahuling cabinet meeting sa Malacañang. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na isinasapinal na ng Department of Budget and Management o DBM ang budget message ni Pangulong Duterte na ipapadala sa Kongreso para talakayin. Ayon kay Panelo, umaasa ang Malacañang na bago matapos ang taon ay mapagtitibay ng 20 ng Kongreso ang proposed 2020 national budget para mapirmahan ng Pangulo. Ang 4.1 trilyong pisong pambansang budget ay gagamitin para sa social services at infrastructure project ng Duterte administration sa ilalim pa rin ng Build, Build, Build program. Vic Sumintak, Eagle News, AM 1025. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Innovation. Micro, small and medium enterprises as well as large corporations all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Your weekly dose of entrepreneurial inspiration to update you on the latest developments in the world of business. Get close and personal with CEOs and thought leaders to help you discover valuable insights. Sharpen your instincts for smart decision making with the latest markets and economic trends. Disruptive ideas, global innovations, social entrepreneurship, and other leading edge business ideas. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business every Saturday from 5 to 6 p.m. Open for Business, from vision to action. Tuloy tayo sa ating mga balita. 20 taong pagkakabilanggo ang hatol sa isang Filipino-American sa Florida dahil sa pagpapadala nito ng mail bomb sa mga kritiko ni U.S. President Donald Trump. Guilty ang hatol ni U.S. District Judge Jed Rakoff kay Sayuk, 57 years old. Si Sayuk ay nauna nang naghain ng guilty plea sa korte noong Marso sa kasong using weapons of mass destruction at iba pang krimen. Inaresto si Sayuk dahil sa pagpapadala ng mail bomb sa mga kilalang kritiko ni Trump. Hindi naman kumbinsido ang prosekusyon sa naging hatol ng korte. Naisana ng prosekusyon na habang buhay na pagkakabilanggo ang maging hatol sa PLM. Pinag-aaralan ng Department of Labor and Employment o ng DOLE ang posibilidad na magpatupan ng deployment ban o pagpapatigil sa pagpapadala ng mga manggagawang Filipino sa Hong Kong. Ito ay bunsod na rin ng mga tumitinding tensyon sa nasabing autonomous territory ng China. Ayon kay Labor Secretary Sylvester Bellio, posible ngayong linggo nila ipalabas ang desisyon kaugnay ng planong deployment ban sa Hong Kong. Kasalukuyan anya ay patuloy pa ang kanilang ginagawang pagtaya at pagmamonitor sa sitwasyon kung saan ikukonsidera rin ang pagkakaaresto sa isang Filipino doon. Kaugnay nito, pinalalahanan ni Bellio ang mga OFW sa Hong Kong na huwag munang magtungo sa mga lugar kung saan ginaganap ang mga kilos protesta doon. Inaabisuhan ni Manila International Airport Authority o MIA General Manager Edmund Rial ang lahat ng mga pasaherong patungo at mula Hong Kong na makipag-ugnayan sa kanikanilang airline company. Kasunod naman nito ng pagkakansela ng ilang mga biyahe papuntang Hong Kong at pabalik dahil sa mas tumitinding kilos protesta kung saan sumama na umano sa rally ang ilang airport personnel doon. Batay sa tala ng MIA, 9 na flights patungong Hong Kong at pabalik ang kinansela ng Cathay Pacific kahapon August 5, habang 4 na flights naman sa Philippine Airlines at 2 sa Cebu Pacific. Kaugnay nito, hinimok ni Monreal ang mga airline operators na planuhing mabuti ang mga biyahe at ng kani-kanilang mga eroplano sa Hong Kong at isaalang-alang ang sitwasyon doon. Inabisuhan ng Philippine Consulate sa Hong Kong ang mga Pinoy na huwag magsuot ng itim at puting damit.
Ito ay dahil sa nagpapatuloy na kaliwatkan ang kilos protesta sa nasabing lugar. Sa kanilang Facebook account ay nagbabala ang Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong sa mga Pinoy na iwasang magsuot ng itim o puting damit para makaiwas sa kaguluhan. Nakatanggap anila sila ng ulat ukol sa mga protesta sa mga sumusunod na lugar. Tamar Park sa Admiralty, Sha Tin Town's Hall Plaza, Tuen Mun Park, Discovery Park sa Tuzuan 1, Wong Tai Sin Square, MacPherson Playground sa Mongkok, Kuang Phuc Football Park sa Taipo. Sakaling mangailangan ng tulong, maaari anilang tumawag sa mga numerong 915-54023 sa para sa consular assistance, 6165-2406 sa Pulo at 6345-9324 sa OWA. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang pag-obliga sa mga Chinese nationals na kumuha muna ng Philippine visa bago makapasok ng bansa. Sa cabinet meeting sa Malacanang, iprinisinta ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin ang pagtanggal sa nakasanayang visa upon arrival sa mga pumapasok na Chinese nationals sa Pilipinas. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, agad naman itong inaprubahan ni Pangulong Duterte sa gitna na ng mga agam-agam sa pagdami ng mga Chinese tourists at workers na nakakapasok ng bansa. Ayon kay Panelo, tiniyak din ni Justice Secretary Minardo Guevara na mahigpit na imomonitor ng Department of Justice o DOJ sa pamamagitan ng Bureau of Immigration ang pananatili ng mga turistang Chinese at ipatupad ang immigration measures kapag sila ay lumagpas sa pinapayagang bilang ng araw sa Pilipinas. Una nang inihayag ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. na isa ng banta sa seguridad ng bansa ang sobrang pagdami ng mga Chinese nationals na pumapasok sa Pilipinas. Hihintayin muna ng Malacanang ang rekomendasyon ina Defense Secretary Delfin Lorenzana at National Security Advisor Hermogenes Esperon kung ano ang magiging implikasyon sa national security sa planong pagtatayo ng negosyo ng China. Nauna nang lumabas sa mga ulat na gusto ng China na maglagak ng negosyo sa tatlong strategic islands sa hilagang bahagi ng bansa para gawing economic at tourism zones. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, sa ngayon, wala pang isinusumiting report ang dalawang kalihim. Tinatarget umano ng Chinese investors na maglagay ng negosyo sa isla sa Fuga sa Cagayan, Grande at Chiquita sa Subic Bay, Zambales. Kasabay nito, pumalag ang palasyo sa batikos ni International Maritime Law Expert Jay Batong Bakal na nakafocus lamang anya ang administrasyon ni Pangulong Duterte sa pagdadala ng pera sa bansa at hindi ang long-term effects ng mga proyekto. Ang problema umano kay Batong Bakal ay wala nang nagawang mabuti ang administrasyon kaugnay sa isyu ng China. Ayon sa palasyo, titiyakin nila ang interes ng publiko sa anumang negosyo na papasok sa bansa mula sa mga foreign investors. Ipapalit ng COMELEC kay Ronald Cardema bilang kinatawa ng Duterte Youth, hihintayin ng partyless coalition sa Kamara. Si Eagle News reporter Eden Santos. Mananatiling miyembro ng Partylist Coalition Foundation Incorporated o PCFI sa Kamara ang Duterte Youth Party List. Ito ang kinumpirma ni Juan Pacman Party List Representative Mikey Romero na siyang presidente ng PCFI sa harap ng pagbasura ng COMELEC First Division sa nominasyon ni Duterte Youth Representative Ronald Cardema dahil sa issue ng misrepresentation. Ayon kay Romero, tinanggap nila ang Duterte Youth bilang isa sa 51 party list na ipinroklamang nanalo ng COMELEC Anbang sa nakalipas na 2019 midterm elections. Gayunman, sinabi ni Romero na hihintayin nilang desisyon ng COMELEC kung sino naman ang magiging kapalit ni Cardema na kwalipikado at legal na nominee ng Duterte Youth sa 18th Congress. Anya, kung sino man ang idideklara ng COMELEC ay kanilang tatanggapin. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25.
Kinumpirma ni Congressman Ferdinand Castro na nagbitiw na siya bilang Pangulo at miyembro ng National Unity Party. Ayon kay Castro, delikadesa na ang nagtulak sa kanyang bumitaw sa partido. Makaraang suportahan niya ang kandidatura ni Congressman Martin Romualdez sa speakership race. Sinabi ni Castro na kung si Congressman Lord Velasco ang nahalal na speaker ay hindi naman siya bibitiw sa partido dahil hindi naman ito ang kandidato ng National Unity Party. Binigyan din ni Castro na bumoto siya sa House Speakership na naaayon sa kanyang konsensya. Ang National Unity Party ang sinasabing magiging pinakamalakas na partido sa hinaharap. Zero veto sa mga ipapasang panukalang batas sa 18th Congress, target ng liderato ng Kamara. Si Eagle News reporter Eden Santos sa detalye. Sisiguraduhin umano ng liderato ng Kamara na walang priority bills ang ibibito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay House Majority Leader at later Representative Martin Romualdez, mahigpit silang makikipag-ugnayan sa Malacanang at maging sa Senado para maiwasan na may mga panukalang batas na aaprobahan sa 18th Congress ang hindi lagdaan ng Pangulo. Anya, nagkasundo sila sa isinagawang LEDAC meeting kahapon na magsagawa ng regular monthly meeting upang masiguro ang maayos na pagproseso sa mga panukalang batas lalo na ang kabilang sa mga prioridad ng administrasyon. Binigyan din ni Romualdez na ayaw nilang masayang ang panahon at perang gugugulin ng Kongreso sa pagpasa ng mga panukalang batas kung ibibito lang ng Pangulo. Kabilang anya sa priority bills na pagkasundo ang unahing ipasa ay ang 2020 National Budget, pagtatatag ng Department of Overseas Filipino Workers, pag-amyenda sa Public Service Act, higher excise tax rates on alcohol, paglalagay ng mga malasakit centers at pagbuo ng tax reform for attractive better and high quality opportunities or trabaho bill. Magugunita na kabilang sa siyam na ipinasang panukalang batas noong 17th Congress na naivito ni Pangulong Duterte ay ang 2018 General Appropriations Act, Security of Tenure o Anti-Endo Bill at iba pa. Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Montulfo, kinasuhan ng libel at cyber libel ni Executive Secretary Salvador Medialdeya sa Manila City Prosecutor's Office. Ang detalye kay Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Ipinagharap ng reklamong libelo at cyber libel ni Executive Secretary Salvador Medialdeya sa Manila City Prosecutor's Office si Special Envoy to China Ramon Tulfo. Batay sa 19 na bahay ng reklamo ni Medialdeya, nasira umano ang kanyang reputasyon at nakaranas siya ng social humiliation dahil sa mga malisyosong artikulo ni Tulfo sa pahayagang The Manila Times. 80 milyong piso para sa moral damage habang 60 milyong piso naman para sa exemplary damage ang hinihingi ni Medialdeya. Maliban kay Tulfo, kabilang sa mga responder sa reklamo, sinadampi ang presidente at CEO ng Manila Times, Blanca Mercado, Chief Operating Officer, Marilyn Tenorio, Publisher-Editor, Lina Chua, News-Editor, at Lynette Luna na National Editor ng Pahayagan. Kabilang sa mga artikulong inarareklamo ni Medialdeya ay ang sinulat ni Tulfo tungkol sa pag-ugnay sa kanya sa umanay korupsyon sa Philippine Southeast Asian Organizing Committee. Gayon ni Medialdeya, pwede naman siyang lapitan ni Tulfo para hingin ang kanyang panig hinggil rito pero hindi niya ito ginawa. Inakusahan din umano siya ni Tulfo na corrupt umano na nakalagay sa artikulo nito at kinokontrol pa ang ilang opisyal ng pamahalaan. Malinaw naman anya sa mga malisyosong artikulo na layo nitong atakihan siya at sirain ang reputasyon sa publiko. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, IM1 with 25. Nais ng mga miyembro ng National Unity Party na mabigyan ng posisyon sa partido si Presidential Son at Deputy Speaker Paulo Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Robby Puno, ang miyembro ng NUP, magkakaroon ng eleksyon ng kanilang partido sa isang hotel sa Quezon City. Gayunman, sinabi ni NUP at Deputy o House Deputy Secretary General Brian Yamsuan na pag-aaralan nila kung maaaring mailuklok sa posisyon ang Kongreso.
kongresista. Ito anya ay dahil adopted member lamang ng partido si Deputy Speaker Duterte. Aminado naman si Puno na malaking dahilan ng paglobo sa 50 ang bilang nila ngayon sa Kamara ang pagpapaampon sa kanila ni Duterte. Ang kanilang bilang anya ay mula sa iba't ibang national at local party kung saan 12 dito ay tumalon mula sa partido ni Pangulong Duterte sa PDP Laban. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Agriculture Secretary Emmanuel Piñol bilang chairman ng Mindanao Development Authority o ng MINDA. Si Piñol ay inappoint ng Pangulo kahapon, August 5, kasabay ng panunumpa ni William Dar bilang Acting Agriculture Secretary. Ngayong araw naman, inirelease ng Malacanang ang appointment paper ni Piñol. Matatandaan na noong July ay magbibitiw sana sa pwesto si Piñol kasunod ng mga ulat na hindi nasisiyahan ng Pangulo sa kanyang performance. Subalit sa isang panayam ay sinabi ng Pangulo na ang paglilipat kay Piñol sa Mindanao Development Authority ay walang kinalaman sa kanyang performance sa DA. Ayon sa Pangulo, kailangan niya ng isang pamilyar sa Mindanao na makatutulong sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Itinalaga naman ni Pangulong Rodrigo Duterte si Wendell Abesado bilang Acting Secretary ng Department of Budget and Management o DBM. Ito ang kinumpirma ni Executive Secretary Salvador Miguel Dea. Papalitan ni Abesado si Acting Secretary Janet Abuel. Si Abesado ay una nang itinalaga ni Pangulong Duterte bilang Presidential Assistant para mga siwa sa resettlement ng mga pamilyang tinamaan ng Bagyong Yolanda noong 2013 sa Visayas Region. Naging National President din ng Boy Scout of the Philippines si Abesado. Samantala, babalik naman bilang Undersecretary for Legal Affairs si Abuel. Una nang nabakante ang pwesto sa DBM matapos italaga ni Pangulong Duterte si dating Secretary Benjamin Diokno bilang Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nabunyag ang umano'y tangkang pag-atake ng teroristang grupo na ISIS sa Northern Luzon. Ito ay matapos na mag-leak ang isang memorandum mula sa tanggapan ng Northern Luzon Command o ng NOLCOM hinggil sa umano'y intelligence report. Kinumpirma naman ni NOLCOM spokesman Major Erickson Bulusan na sa tanggapan nga nila galing ang nasabing kalatas na kanila anyang pinagtataka kung paano kumalat gayong isa itong confidential file. Sinabi ni Bulusan na nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa umano'y tangkang pag-atake ng teroristang grupong ISIS sa ilang lugar sa kanilang nasasakupan, partikular na sa mga matataong lugar. PNP, wala pang plano na magtaas ng alerto sa Northern Luzon sa gitna ng banta ng teroristang grupong ISIS, si Eagle News reporter Mar Gabriel. Wala pa sa plano ng Philippine National Police na magtaas ng alerto sa Northern Luzon sa harap ng umano'y banta ng teroristang grupong ISIS. Base sa intelligence report na nakuha ng AFP Northern Luzon Command, posibleng umatake ang ISIS sa Lawag City, Gigan City, Manawag, Pangasinan at Tuguegarao City. Pero ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, pinabiberitika pa nila ang kanila sa kanilang mga tauhan sa lugar ang nasabing mga impormasyon. Hanggat wala pang kumpirmasyon, ay mananatili raw muna sa normal alert status ang PNP. Sa ngayon ay inatasan muna ni Albayalde ang kanilang mga ground commander na paigtingin ang kanilang off-plan sita, checkpoint operation, police visibility sa mga lugar na nabanggit sa memo. Kasama raw sa mga binabantayan ng mga simbahan sa Northern Luzon na posible raw targetin ng mga terorista, lalo na mga ito na pag-away ng mga Muslim at mga Katoliko. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1-25. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibleng pag-atake ng Islamic State of Iraq and Syria o ng ISIS sa Pilipinas. Sa talumpati sa oath-taking ng bagong talagang government officials sa Malacañang, sinabi ng Pangulo na nagbibigay kaba sa kanya ang ISIS. Ayon kay Duterte, panalangin niyang mailigtas ang Pilipinas sa anumang uri ng karahasan ng teroristang grupo. Sa Iraq at Syria anya ay maraming inosenteng tao ang nabibiktima ng terorismo na ayaw niyang mangyari sa bansa. Ayon sa Pangulo, hindi siya papayag na makapanggulo sa kanyang administrasyon ng ISIS at hindi siya magpapalugi.
Inatasan ni Justice Secretary Minardo Guevara ang mga piskal sa Department of Justice o DOJ na magsagawa ng masusing investigasyon sa case build-up sa pagpatay kay Dennis Sigina na Vice Chairman ng Partidong Manggagawa. Sinabi ni DOJ Spokesman Undersecretary Mark Perete na bumuuna si Secretary Guevara ng Special Investigating Team para tumutok sa pagpatay kay Sigina. Sa ang Vice Chairman ng Partidong Manggagawa ay binaril ng riding in tandem noong June 2 sa Tansa, Cavite. Sa ilalim ng Administrative Order No. 35 na atasa ng DOJ at iba pang ahensya na imbestigahan ang pamamaslang sa mga miyembro ng mga progresibong grupo. Lalabanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang anumang hakbang para siya ay ipakulong dahil sa kanyang kampanya laban sa droga. Ayon sa Pangulo, hindi siya papayag na siya ay makulong dahil sa war on drugs na pinaiiral sa ilalim ng kanyang termino. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng mga bagong opisyal ng gobyerno sa Malacañang, sinabi ni Duterte na isasama niya sa kulungan ang sino man na nais siyang makulong. Ang pahayag ng Pangulo ay iba sa mga una na nitong sinabi na handa siyang makulong basta payagan ng conjugal visits. Matatanda ang binabatikos ng human rights advocates ang Pangulo dahil sa umano'y madugong drug war ng gobyerno. Sa tala ng Philippine Drug Enforcement Agency o ng PDEA, mahigit 5,000 na ang napatay sa anti-illegal drugs operations sa buong bansa mula noong 2016. Itutuloy-tuloy pa ng Manila Police District o MPD ang paghabol sa mga drug suspects sa Maynila. Ayon kay MPD Chief of Police Colonel Vicente Danao, nasa 50,000 drug suspect pa ang kanilang target na nasa watch list ng pulisya. Kahapon pinangunahan ni Mayor Isko Moreno ang pagpresenta sa 35 drug suspect na miyembro ng iba't ibang drug group gaya ng Komando, Sputnik at Batang City Jail. Ang mga ito niya ay kabilang sa mga priority target ng MPD. Dahil dito, hiningi rin ni Danao ang tulong ng kanyang mga kababayan para sa ikapagtatagumpay ng kanilang operasyon. 800 plus po ang ating barangay. We have a problem po dyan sa pagdadrug clearing kasi hindi po natin kakayanin na pulis lang po. We will just try to encourage yung ating mga kababayan na mag-report po ng kanilang mga nakikita, lalong-lalo na yung hindi magandang laro sa droga. So meron po tayong dapat dyan participation coming, not only from the police, but it should be a holistic approach po. So yung participation po ng ating mga kababayan, napaka-importante po. Tatlo na ang hawak na suspect ng Philippine National Police sa pagtotorture at pagpatay sa apat na pulis sa Negros Oriental. Ang pagpatay sa mga pulis ay naging ugat ng sunod-sunod na patayan sa Negros kung saan ang mga biktima ay umabot na sa mahigit 20 katao. Una nang inako ng New People's Army ang pagpatay sa apat na pulis na anila ay nagsilbing espiya sa mga police operations. Maglalagay ng 2.5 kilometers na trash boom ang Department of Environment and Natural Resources o DNR upang maharang ang mga basurang umaabot sa Bay Walk ng Manila Bay. Sinabi ni DNR Undersecretary Benny Antiporda na target nilang ilagay ang naturang trash boom ngayong taon upang maipon at matanggal ang mga basura sa karagatan ng Maynila. Nilinaw din ni Antiporda na tuloy-tuloy at hindi bumagal ang paglilinis ng binuong interagency na nakatutok sa Manila Bay Rehabilitation Program. Subalit aminado si Antiporda na bahagyang naapektuhan sa panig ng enforcement dulot ng nagdaang eleksyon. Ipinaliwanag ni Antiporda na inuuna lamang nila ang original projects ng DNR na nakatuon sa paglilinis ng mga creeks at ilog upang hindi maabot ng polusyon ang tubig na patungo sa Manila Bay. Napag-alamang may hinihintay pang tinatayang 2.3 billion pesos na pondo na ilalaan sa Manila Bay Rehabilitation para sa puspusang operasyon ng proyekto. Kabilang dito ang dredging, pagsasaayos ng communal septic tanks, habang ang iba naman ay para sa relokasyon ng mga informal settlers. Ang iba pang balita sa pagbabalik ng Agila Balita.
Agila Balita. Help is our... Focus Monday to Friday 2 to 2:30 p.m. Mga kamag-anak, kaibigan at kababayan po namin sa Middle East and North Africa, masayang balita ang hatid po namin sa inyo. Ang Net 25 ay makakasama nyo na sa inyong mga tahanan. Mapapanood nyo na ang inyong mga paboritong programa sa pamamagitan ng OSN, ang pinakamalaking entertainment network sa buong rehiyon. Sa Channel 725, maihahatid na namin sa inyo ang mga pangunahing balita at mahahalagang impormasyon. Kaya makisaya, makisalo tuwing umaga at panoorin ang mga programa ng mga hinahangaang celebrities and OPM artists, same day as the Philippines. You can also watch Net 25 live and on demand anytime, anywhere on any mobile device on OSN Play. Kaya tawag na sa OSN to learn more on how to get Net 25. Sa Net 25 on OSN, siguradong at home ka dito. Lolo arestado matapos ireklamo ng paninilip sa mga border sa pamamagitan ng pagkakabit ng hidden camera. Si Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Arestadong isang 59-anyo na o 69 na taong gulang na lolo matapos na ireklamo ng paninilip sa pamamagitan ng pagkuha ng video sa mga biktima nito. Kinilala ni Police Colonel Robert Domingo, ang Hepe na MPD Station 4, ang suspect na si Noe Nodalo, 69 na taong gulang, isang retired employee at residente ng 157 B4 Manuel de la Fuente Street, Sampaloc, Maynila. Batay sa reklamo ng 21-anyos na biktima at umuupa sa paupahang bahay ng suspect, nadiskubre umano niya na mayroong hidden camera sa ilalim ng wall clock na nasa loob ng banyo na ikinabit umano ng suspect na kanyang landlord. Nalaman umano nila na mayroong hidden camera nang mag-CR ang bisita niyang lalaki at pagkatapos ay nag-react ang suspect dahil ipinagbabawal nito ang pagpapapasok ng lalaki sa bahay. Dito umano nila na pagtanto na may camera sa loob ng CR dahil na-monitor nito ang insidente. Kaya agad nila itong in-report sa barangay na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Kasama rin sa na-recover ng polisya ang VHS TV na ginagamit umano ng suspect sa krimen nito. Naharap ngayon ang suspect sa paglabag sa Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Ayon kay Police Corporal Maridel Sunga, nasa 15 ang nakitang babaeng biktima ng polisya sa mga kuwang video ng suspect. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1 with 25.
100,000 pisong halaga ng shabu ang nasa bat ng Bulacan Police Provincial Office sa Barangay Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan kaninang madaling araw. 6 katao naman ang naaresto ng pulisya na inabutang nagpapat session. Sigal News reporter Erlo Bringas sa detalye. Mga pakete ng shabu na ito ang tumambad sa mga operatiba ng Bulacan Provincial Police Office sa isang bahay sa Barangay Minuyan, San Jose del Monte, Bulacan kaninang madaling araw. 6 na kataong naabutan ng pulisya sa bahay at naaresto na kinilalang si Namaro Escote, Rosarin Lim, Mark Anthony Cruz, Reggie Reyes, Mark Ranilo Pacheco at Michael Henicia. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Isagani B. Enriquez ng Bulacan Provincial Police Office, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na may nagaganap na drug transaction sa loob mismo ng bahay. Kagad sila nagkasan ng operasyon at dito nga naaktuhan ng mga suspect na nagpapat session sa loob ng bahay. Posible din anilang matagal na itong ginagawa ng mga suspect. Todo tanggi naman ng mga suspect na sa kanila ang mga nakuhang shabu. Na-recover sa mga suspect ang 14 na sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 100,000 piso at mga drug paraphernalias. Pare-parehong maharap sa kasong pagdabag sa RA 9165, ang Comprehensive Dangerous Drug Sack ang mga naarestong suspect. Para sa Eagle News, Earl Bringas, IM1-25. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang abroad. Inumpisahan na ng Estados Unidos at South Korea ang kanilang joint military exercises. Ito ay sa kabila ng banta ng North Korea na ang war games ay magbabasura sa nuclear negotiations sa pagitan ng Washington at Pyongyang. Ayon sa isang South Korean Defense Ministry official, layo ng joint drills na maberipika ang kakayahan ng Seoul sa wartime operational control. Inaasahang tatagal hanggang sa August 20 ang joint drills kung saan kabilang sa gagawin ay computer simulated scenarios taliwas sa mga isinagawa noong nakaraang taon. Ang military exercises ng South Korea at US ay naganap din ilang araw matapos ang serye ng pagpapakawala ng short-range projectiles ng North Korea. 24 katao ang itinakbo sa pagamutan dahil sa patuloy na kilos protesta sa Hong Kong. Karamihan sa mga ito ay nasaktan matapos na makasagupa ng mga pulis sa Hong Kong. Hinarangan na rin ng protesters ang malaking bahagi ng lugar habang napilitang gumamit ang mga pulis ng tear gas para mapalayas ang protesters sa Mongkok. Mabilis namang nakalipat ang protesters sa bawat distrito. Marami sa kanila ang naglagay ng barikada sa mga kalsada patungong Sham Shui ng police stations. Impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. Bumagal pa ang paglago ng halaga ng serbisyo at mga pangunahing produkto noong Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 2.4% ang inflation rate noong Hulyo. Mas mababa ito kumpara sa 2.7% noong Hunyo. Higit na mas mababa ang datos kumpara sa 5.7% na inflation rate noong July 2018. Ayon sa PSA, ito na ang pinakamababang inflation na naitala simula noong January 2017. Pasok rin ito sa target ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 2% hanggang 2.8%. Top contributor sa overall inflation para sa buwan ng Hulyo ang food and non-alcoholic beverages. Balitang pangkalusugan. Plant-based meals at organic farming, binigyan diin sa Nutritionist and Dietitian Conference sa Region 4A. Ang detalye kay Eagle News reporter Bel Sorara. Kumain ng wasto at maging aktibo. Push natin to. Ito ang tema ng isinagawang dalawang araw na regional conference ng mga nutritionist, dietitians sa Region 4A, kinabibilangan ng Cavite, Laguna,
Batangas, Rizal at Quezon. Hinikayat ni DOH Regional Director Dr. Eduardo Hanayro sa naturang pagtitipon na ugaliin ang paghahain ng masusustansyang pagkain sa pagkainan at maglaan ng oras sa pag-exercise. Sa mensahe naman ng inimbitahang speaker na si Ms. Jelian C. Palencia, Regional Nutrition Outcome Manager, sa kasalukuyan anya, nagiging popular sa bansa ang tinatawag na plant-based diets o mga gulay ang pangunahing recipe. Ang mga tao na mahilig kumain ng gulay ay may mababang panganib sa pagkakaroon ng coronary heart disease kaysa sa mga taong ang kinakain ay sagana sa animal-based protein. Bukod dito, makararanas ng pagbabara sa ugat sa kanilang puso ang mga taong ang hilig na kainin ay karne. Dagdag pa nito na ang mga taong palakay ng gulay ay may mababang tsansa na dapuan ng lifestyle diseases o non-communicable diseases tulad ng respiratory diseases, sakit sa puso, diabetes at cancer. Sa pag-aaral din, mas mahaba ang buhay ng taong palakay ng gulay kaysa sa palakay ng karne. Samantala, sinabi naman ni Hanayro na ang mga nutritionist at dietitian sa bansa ay may mahalagang role na ginagampanan sa ilalim ng universal healthcare. Anya, magiging responsibility din ng mga nutritionist dietitians ang pagtuturo ng mga pamamaraan upang maging malusog ang isang individual. Kabilang dito ang universal micronutrient supplementation, food fortification at sila rin ang mangangalaga sa kalusugan ng mga nagdadalang tao at mangunguna upang lunasan ang acute malnutrition sa nabanggit na rehiyon. Para sa Eagle News, Belle Sorara and I'm 1 with 25. Tag-isan ng lakas, patalasan ng isip. Balitan Sports! Inaayos na ni top rank promoter Bob Arum ang laban ng kanyang alagang si Carlos Cuadras ng Mexico kay Filipino International Boxing Federation o IBF Super Flyweight Jerwin Ancajas. Bagamat wala pang lugar kung saan ito gaganapin, ay itinakda ito sa Oktubre. Interesado kasi si Arum na iharap si Cuadras sa dating World Boxing Council champion kay Ancajas na matapos magwagi ang Pinoy boxer laban kay Ryuichi Funai ng Japan. Sinabi naman ng trainer ni Ancajas na si Joven Jimenez na agad nilang paghahandaan ang nasabing laban kapag ito ay tuluyang naayos. May record naman ang 27-year-old na si Ancajas na 31 panalo, isang talo at dalawang draw na may 21 knockouts habang ang 30-year-old na si Cuadras ay mayroong 38 panalo, tatlong talo, isang draw at mayroong 27 knockouts. Lahok ang aktres na si Isabel De Leon sa 2019 Miss World Philippines. Gamit ang Instagram account, kinumpirma ng aktres ang pagsali sa beauty pageant para subukang sungkitin ang corona bilang Miss World Philippines ngayong taon. Sinabi ni Isabel na papatunayan niya ang kanyang pagiging isang beauty with a purpose. Hinikayat naman ng aktres ang mga tagahanga at follower na samahan siya sa lahat ng pagdadaanan sa naturang beauty pageant. Unang nakilala si Isabel sa TV series na Daddy D. Dodo. Samantala, napili ng aktor na si Daniel Craig si Ed Sheeran na gumawa at kumanta ng team song ng panglima at huling pagganap nito bilang James Bond 007. Sinabi ng aktor na dahil paborito ng anak nitong babae ang mga kanta ni Sheeran, kaya minabuti niyang kunin ito. Hindi lamang kasi bida ang aktor sa pelikula, kundi siya rin ang producer ng huling pagganap niya sa iconic role na James Bond. Malugod namang tinanggap ni Sheeran ang pagpili sa kanya ni Craig dahil mula pa noon ay talagang nais niyang gumawa ng awitin sa nasabing pelikula. Si Sheeran na isang record producer at aktor ay nakapagbenta ng 150 million records worldwide. Kinilala ito bilang isa sa world's best-selling music artist. At yan ang kabuuan ng ating mga balita.
Sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service, ako si Ken Messina. At ako naman si Mario Chowa. And we are One Way 25. Susunod na ang letters and music dito sa Net 25 at Now and Then kasama si Julie Fernando sa Radyo Agila. Sumayin niyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Barba.